morning. So, ngayon, ito na yung after ko mag-makeup na nito, maya-maya ipapakita ko sa inyo paano ko to in-apply. Ang ginamit ko is yung bago kong binili na Careline. Ito, Careline Play to Slay. And yung old ko din, yung noon na meron na ako, ito din, Careline Glow Getter. So, mura lang po siya talaga, mura lang. Ito is, nandiyan na sa kanya lahat. Okay, so, papakita ko sa inyo paano ako ginawa itong makeup na to. Kasama ko nga pala si Oreo. Yan si Oreo. Maya-maya makikita niyo siya kasi magugulo siya mamaya yung mag-makeup na ako. Okay? Okay, so hello, good morning. Start ako in the morning. Hilamos. Tapos, ang sabon ko sa paghilamos is ito. Okay, pagkatapos ng hilamos ko, ito na yon. Next is maglalagay na ako nito. Soothing gel. Lux Organics. Okay? So, ganon. Ganon ko lang siya. Madami pag kumuha ako. Kasi yung skin ko pala is dry. So, kung dry din yung skin ninyo, mas maganda kung damihan ninyo para ma-moisturize talaga yung ating mukha. Tapos, hindi ibig sabihin na iba-iba kasi tayo na skin. So, pag yung skin mo iba sa akin, baka hindi sa iyo maganda to. Pero, sa akin kasi bumagay siya. So, try nyo lang. Sana bumagay din sa inyo katulad sa akin. So after nito, sandali muna, maglalagay pala ako ng lip moisturizer. Yung lip moisturizer ko is this one. So it's Human Nature. So ganyan lang siya. Ganyan. Lagay ko siya. Ako ng konti. Ganyan. Is ito na. Yung Koji San. Para sa aking mga blemish. Okay. So bilisan lang natin kasi nagawa ko na to. Ganon, ganon. Sa mga blemish ko ilalagay sa gitna ng aking mukha, madami akong blemish kasi sa sunspot ata yan. Kaya kailangan hindi ka talaga lalabas ng bahay pag wala kang sunblock para hindi ka magkakaganito yung maraming mga itim-itim sa mukha, okay? Pagkatapos nun, mag-eye roll na ako itong collagen, okay? So, igaganon ko lang siya. Yan, pati dito sa taas. Yan, pati dito. Yan. Lagi yan. So, sa gabi, ginagawa ko din. Tapos sa umaga din, bago ako umalis, ginagawa ko to. Okay? Pagkatapos is sunblock. Kailangan natin ng sunblock, ha? So, laging sunblock. Huwag lumabas ng bahay pag walang sunblock. Lagi kong inuulit-ulit lang. Ganon. Ganon. Magenta lang tayo. Massage. Kailangan isama mo lagi yung neck. Kasi yung neck, nako, importante yung neck na masama lahat sa anong gagawin mo sa mukha mo. Isama mo yung neck. Ayan. So, maghihintay ako na mag-dry ito para makastart na ako sa aking makeup. Okay? Hintay mo na ako for 1 minute. Ayan. So, ito na. Mag-makeup na ako. So, ang gagamitin ko ngayon is the matte. Poreless pa rin ako. Okay? Fit me pa rin. Ganun. Kasi kailangan ko siyang maubos. Nakalagay na nga pala ito, nakabaliktad na siya na ganun. Para makukuha ko siya, malagay ko siya dito. Mamix ko siya sa, imimix ko siya nitong BLK ko, ha? Nga pala, yung aking nilagay kanina, yun na din yung primer ko. So before ito ang makeup, kailangan mo ng primer. Para mas magtagal yung makeup mo sa mukha. Hanggang maghapon na siya. So ang primer ko, yung alam mo yung Lux Organics, yung mistart ko, yung sila lahat, parang nag-serve na siya ng primer sa akin. Maganda na siya. Kasi ang nangyari is, nakakatulong na siya na maganda yung canvas ko, maganda yung lapat ng makeup. Nagtatagal yung makeup dahil sa ginamit ko kanina, nakakatulong siya as primer. So mag-ano na ako, yan, as usual, lagi lang talaga sa gitna ko lang ilalagay. Gusto ko ng kamay na ginagamit pag nag-makeup ako. Ewan ko, para siyang mas naging concentrated yung foundation sa akin. Pag kamay yung ginagamit. Ganyan. Lalo na yung ginamit ko na skincare, nagpapaganda talaga siya sa canvas ko, sa mukha. Nagiging smooth na. Kailangan ko nang lagyan pati yung aking, yan. To cover ko yung mga tattoo sa aking mukha. Kasi di ba may tattoo ako dito, may tattoo ako dyan sa baba, may tattoo rin ako dito. So, i-cover ko siya. At kung nakikita ninyo, iba na yung kulay ko sa, iba na yung kulay sa mukha kaysa lieg. So, ang solusyon is mag-foundation din ako sa lieg.
magkakulay na ba? Wait lang. Ayan, I think magkakakulay na sila. Hindi pwede kasing ibang kulay yung leeg, kulay sa mukha, iba sila. Kailangan same sila ng kulay. Again, yung leeg at mukha magkakakulay. So ayan na, okay na siguro, i-double check ko siya sa malapit na mirror. Ayan, okay na siya. Now, magpupunas ako ng kamay kasi merong foundation yung mukha ay yung kamay ko kanina. So now, magkikilay. Ang gagamitin ko is this one, Unbeliever Brow. So, lasting talaga to, promise. Matanggal na sila lahat. Matanggal na yung mga kilay ng mga kasamahan mo kahit magbe-beach ka. Ito, naiiwan to. Kaya, pag-drawing din, pag maggawa ka na ng kilay, kailangan magaling ka talaga kasi pag mag-dry na siya, pag hindi maayos, patay ka, anong mangyari sa mukha mo, okay? So, igaganon ko. Okay, ganyan. Sandali muna ha. Kasi pag magkilay ako, kailangan full concentration. So, quiet muna ako. Sandali lang. Ayun. So, pag magkilay talaga ako, kailangan na concentrate lang ako. Pwede hindi ako magsasalita. Kasi as in full concentration pag kilay dapat. Anyway, ito na yung kilay. Ang uso ngayon is makapal. So, kung nakikita ninyo, madumi pa siya sa gilid. Like, nandito pa yung tattoo ko. So, as usual, cover ko. Gandahan ko na din yung shape niya. Lilinisin ko yung gilid. Kailangan linisan. Para malinis naman yung kilay mo, besh, ha? So, kung kayo, kung okay lang sa inyo na may nagpapatato, okay lang din. Tato, pero advice ko, wag na. Bumili na lang kayo ng mga long-lasting na mga, yun, sa mga kilay. Para makagawa ninyo kung ano yung uso ngayon magagawa ninyo. Ngayon kasi, dahil one line lang yung tattoo ko before, hindi na siya uso, iko-cover ko na siya. Pero pag wala kayong ganun na tattoo na permanent, kahit anong uso, kayang-kaya ninyong gawin. Okay? So, yun na. Yan na yun. Malinis na siya. I think malinis na. So, didiretso na ako ngayon sa mata. It's 275. Yan. So, maganda siya. Maganda talaga. So, nandito na siya lahat. Meron na siyang ganyan. Meron ka ng highlighter, meron ka ng blush, meron ka ng lahat niyan. Pwede to sa kilay mo, pwede malagay. Basta nandito na siya lahat. Ang wala na lang dito foundation, okay? Pero nandito na. Maganda to, it's play to slay ng Careline. Ngayon, gagamitan ko siya ng brush. Pag sa mata, kailangan ko na ng brush. So, kailangan ko muna ng lighter na kulay. This one. Ito na muna. All over my lid. Yan. O diba ang taray, all over my lid. Like, alam pang all over my lid. Anyway, so ganyan. All over my lid. Parang wala akong katulad sa iba. Ito, oh, meron na siyang ganyan. Pero before, wala yan. So, kailangan ko i-emphasize. Itataas ko siya konti dito yung kulay. Kasi yan yung first na color ko. Ano muna, light. Okay. Next is the darker. So, I think, ito, I will use, ito yung kanina, I will use this one. Para naman siya dito sa may side, dito. Yan. Dito naman siya. Para mas magkaroon ng dimension yung dito. O, di ba? Taray, dimension. Ah, naririnig ko rin yan sa YouTube pala. So, dimension. Makikidimension na lang din ako. Okay. My goodness. Hindi ko na maintindihan kung kailangan ganyan. Sa basta sa tingin ko lang is maganda kasi siya tingnan. Kaya ginagawa ko din siya. Again ha, hindi ako makeup artist. Natutuwa lang ako mag-makeup. I love makeup lang talaga. Ayan, sa tingin ninyo okay na? So, ayan. So, nagkaroon na ako ng dimension. Okay na. So, kailangan, gusto ko pa talaga na maitim. Gusto ko pa talaga darker dito. Sa may lid. So, okay na. Tinalikuran na ako ni Oreo, pero okay lang din yan. Kasi sumisilip-silip naman siya. Tapos, itong Careline din, tingnan mo mga Careline pala yung gamit ko. Itong Careline, para lang sa ilong, para tumangos yung ilong ko. Kapak, ganun.
kasi nagpapaganda talaga yan. Alam ko ba, yung highlight na yan, highlighter na yan, kailangan ka eyeliner dahil sa simbahan pala ako pupunta. Importante na hindi ka masyadong papansin kasi si Lord man ang ating dapat mapansin nun, hindi yung pagmumukha natin na plastic, puro makeup. Okay, so ang gagamitin natin is itong Ever Bilena Power Curl. Maganda to. Okay, so ito, sabi ng sales girl, kailangan linisin mo na muna sa gilid-gilid, hindi mo siya diretso para maganda ang lapat sa lashes mo. Yan, so mag-start ako sa my root. Mineral yung formula niya. So, hindi siya delikado sa lips. Yan na yung pagkatapos ng makeup ko. Ito na yung kilay ko. Yan na yung lahat, yung mata ko. Lips. Next is yung buhok. Huwag mo din kalimutan yung buhok. Yan, so try natin. Anong gagawin natin sa buhok natin ngayon? Maiksi lang naman yung buhok ko, so hindi masyadong problema. Suklay yung suklay ko nga pala, tingnan nyo. Mga 10 years na to, 12 years, matagal na to. Hindi to nawawala sa bag ko para ako mawawala ng buhay pag wala to. Ang pangit na nga, nagkatanggal-tanggalan na, pero sobra ko siyang mahal. Kailangan ko ng suklay. Kailangan ko ng malalaking ganyan para hindi magkatanggalan yung buhok natin. Ayan, nagugulo na naman si Oreo. Pero anyway, ayan, suklay. Suklay. So, ang ginagawa ko is, ganyan lang. Yun nga eh, minsan, kailangan ko matutunan muna paano pagandahin yung buhok ko. Yan ang weakness ko, hindi ako marunong sa buhok. Pero, pag-aaralan ko din yan, katulad sa makeup. Hindi naman ako marunong noon. Pero, pinag-aaralan ko. This time, papag-aaralan ko. So, ganun ko lang. Tatabunan ko yung aking airport. Yan. So, hayaan ko lang siyang ganyan. Yan. Okay na ba? Mag-comment kayo ha kung anong kayo. Hindi ko kasi alam kung paano gagawin yung sa buhok. Yan yung weakness ko naman yung sa buhok. Hindi ba? Mag-iinarte. Okay naman, no? Thanks!